Nandito ngayon tayo sa I-70. So, ayan. So, ano yun? Ano to? Denver, Colorado. So, paakyat na ako sa bulubundukin ng Colorado. So, maya, kuha tayo ng mga gandang shots. Pakita ko sa inyo yung magagandang lugar dito mamaya pag may makuha tayo yung maganda. Okay, guys. So, tune in lang. Just tune in. Don't tune out. Sabi nga ni Chinky Time. Okay? Okay, guys. Bye-bye. Winter, nandito medyo nakakatsakot. Kaya ngayon lang kami ulit dumaan dito after no winter time. So yun, pagyari ito makarit. So yun na lang takbo ko, guys. So, papabawas na siya. So start na tayo. Sana konti na lang para okay yung biyahe. So ayan, so ito yung mga bulubundukin dito sa ano, sa Colorado. So ayan, ganda no, guys. So, linis, green na green na siya. So ano na talaga pa ano na pa spring. So yun, so yeah, watch lang, guys, ha. Parang bagyo lang, guys, oh. Yun, oh, daming bahay sa taas, oh. Parang bagyo lang siya. Siguro lamig dyan. No? Kita nyo, ang daming bahay dun, sa may bundok. Oh, yun. Tabi-tabi din sila, oh. Kung bagyo yan. As yun, syempre, crowded na kasi masyado sa bagyo. Dito, hindi pa masyado. So, pero, wow. Wow. Mapipera siguro may bahay dyan. Talaga yan. So yun, marami na rin bahay, diba? Ayun, marami na rin bahay dyan. So ayun, tayo sa ano, sa ano dyan, sa bundok. O, bundok na yan, no? Wow.
tawag sa ganun. So, ang tawag sa ganun. May mga horns. So, ayan ang kalsada dito, guys. Daan-daan lang tayo. So, ayan guys ang daan dito. So, as you can see, yung ano yung may mga snow-snow pa sa mga mountain. So, ayun. May mga snow-snow pa siya. So, ayan guys. So, malapit na yata ata tayo sa tunnel na pinakamalaki. So, pinakamahabang tunnel dito sa Colorado. Hindi ko lang sure, ah. Pero tingnan natin, alam ko malapit na ako. So, as you can see, sa taas, may mga snow-snow pa. Hindi pa siya natutunaw kasi, ano, malamig pa siya dito. Pero hindi siya naman kalamig yan. Okay lang. So, ayan ang ano dito. View, ang kalsada, ang ganda ng ano, weather. Blue-blue yung kalangitan. So, yun. Ganda ng lake niya yan, guys. So, yun. May, ano dyan, may lake-lake na maliit. Ayun, ang ganda, oh. Hindi ko makikita, ano. So, yun. May lake dyan na maganda. Ayun. See? Lake. So, pag ano, pag summer, ang daming naliligo din pala dyan. So, ayan guys, nasa gilid na naman tayo ng ano, ng bundok. So, akyat na to, paakyat. So, alam ko sa dulo nito, yun na yung ano eh, yung tayo dito, yung tunnel. Dito na ako ngayon sa Georgetown, I think. Yeah, it's Georgetown. So, ayan, bundok yan. Nagtanim kami dati dito ng ano eh, yung partner ko. Nagtanim kami dito ng mango. Kasa dun sa kabila yun. So, pag uwi kami, pag dito kami ulit mapadaan, so tingnan namin kung ano na yung mango na yun. So, ayan. So, ganyan lang yan, guys. Akyati na yan. So, mag-assert tayo at mabagal na takbo ko. 45 na lang yung akyat niya. So, yun. So, yan, guys. Bundok pa rin tayo, guys. Katabi natin ay bundok. So, sa taas pala niyan, may mga ano yan. Ayun, ayun. Kita niyo yun. May mga ano yan, may mga harang para ano yung may mga net, ayun no. Para yung ano ba, kasi nahuhulog yung mga ano bato. Bato-bato minsan pag sa lakas ng hangin nalalaglag. So nakakadisgrasya siya kaya nilalagyan nila ng ganyan na harang. So yun. Yun ang purpose niya ng net na yan. To catch the stone. So yun. So ayan na yung bundok. Yung sabi ko sa inyo kanina na dadaanan ko na bundok. So dito na ako sa bundok na yun. So ayan yung ano, tuktok niya, snow. So yung tuktok niya pala, puro ano pala, ano, puro ano na lang lupa, wala na palang ano, wala na palang tag dito. Wala na palang puno sa taas. Kala ko may puno pa rin pala, wala na pala dyan. So ayan. So yun. So malapit na ako sa ano, sa tunnel. So ayan, so ayun, paakyat na tayo sa may tunnel. So dito pala sa tunnel na to, ang bawal dumaan yung mga hazardous material like saka yung matataas sa 13.11. So bawal dumaan. So ang minimum na ano dito 13.11. Pag sumobra ka doon, bawal ka na dumaan dito. So ayun ang guy tunnel, guys. So yun na yun na yun na. So ayan. So papasok na tayo sa tunnel. Alam ko kung ano eh, mahaba-haba rin tong tunnel na to eh. Akyatin siya, guys, oh. Hirap ano, pag ano, pag mabigat yung dala mo dito, hirap na. So medyo magaan lang yung karga namin ngayon, kaya dito kami dumaan ngayon. So yun o, may ano nga siya, may palaro ano. Wow. Galing ah, daming tao. Parang walang COVID. Parang walang COVID dito ah. So ayan, papasok na tayo. So yan. Papasok na tayo, guys, sa tunnel. Ewan ko anong tawag sa tunnel na to. Ano yata? So yan. Itong pinakamahabang tunnel dito sa ano? Sa Eisenhower Tunnel. Since 1973 pa yan, guys. So yan. So pasok na tayo sa tunnel.
So may speed limit dito is which is 50 miles per hour lang. So yeah. So pumasok tayo ng 11:07. Tingnan natin kung gaano katagal. So dapat pala bukas ang ilaw mo rito. So patay na ilaw ko. So buksan natin yung ilaw. Open lights pala dito dapat. So imagine niyo guys pag biglang nawala yung power nitong ano ilaw diyan. Tapos walang ilaw yung ano mo, yung truck mo. Eh di yari na. So dapat pala laging may ilaw. So yun. Tapos yun nga, 50 miles per hour lang yung takbo mo rito. Bawal kang mabilis. Ayun yung mga kotse na kasabay mo nasa likod to. So yun, dahan-dahan lang tayo guys. So yun. Haba nito guys. Ito yung tunnel na pinakamahaba na nadaanan ko pa lang sa ano ko, sa trucking life ko ba. Sa ano ng pagiging truck driver ko. Sa span ng pagiging truck driver ko. So ito yung pinakamahaba. I think 5 time pang limang beses ko pa lang dumaan dito din. So yun. So yan. Truck speed is 35 miles per hour lang pala tayo. Nagbaba dito kasi pababa na yata ito eh. So yeah, bawas tayo ng konti. So yun. Ayan, so labas na to guys. Yan, yung labas na yan oh. Ayan. So yun, ayan na ulit guys. Bye bye. Ganda ng weather. Hala, ginawa na. Huh. So close yung kabilang lane kaya nag-traffic konti. So part pa rin to ng Colorado. So bulubundukin ng Colorado. Ano nga ginagawa nun? So yan. Dyan sa baba, may ano dyan, may bike lane. So maganda mag-bike-bike dyan. Makapasaway kasi itong kotse na to, lumipat pa. Nandun na sila sa kabila, lumipat pa. So yun. So mag-gitna na tayo nang walang makasingit na. Makapasaway itong mga kotse na to. Gumitna na ako para hindi na sila makasingit. Singit na singit eh. So gitna na natin para wala na singit. So guys, so may tunnel siya ulit. Mixing tunnel lang naman to. Dahil truck tayo, 40 miles per hour lang tayo dito. So yan. Bakit kaya sinara kanina? Sirado yung isang lane. So ayan, palabas na. So maiksi lang kasi siya guys. So yung so paglabas, bundok ulit. Oh, and puro Rockies. Ganyan ang itsura ng daan dito. So yun. So puro bato guys. Bato. Yan ang daan dito. So yung takbo dito ng truck is ano, 40 miles per hour lang. So yun.
Hangin ng kotse. Palastik. Puberty ka pa eh. Sira ulo tong kotse na to ay. So ayan. So mga bundok yan eh guys. Yun o. Taas na no. Matataas na bundok. So ano lang to, I think 13 miles lang to lahat-lahat simula doon pagpasok sa ganito. 13 miles lang yan. So hindi naman siya ganun kahabaan. So yan o. Yan ang itsura niyan. Puro bundok. Kapag summer, ano yan, green. Maganda tingnan to pag summer. Siyempre, lalo pag fall, kulay niyan is ano, yellow-orange. So yun. May train doon, sa may gilid o. Train sa may gilid ng bundok. Galing yan o. May train pa siya. Ayun o, nakita niyo yung train. Yung nakatakot yung mga bato, baka bumagsak. So yan. Puro bundok, nasa gitna tayo ng bundok, in between ng bundok. Ganda ng ano no, ganda talaga ng nature ano. So kung nature lover ka, maganda mag ganito. Ganda ganda yung view. So yan, sa baba may ilog. Diyan sa baba, yan yung ano, meron ano dyan, bike lane. Pwede ka magbike dyan. Ang daming nagja-jogging dyan, saka nagbabike kapag ano, summer. Kasi usually pag summer, dito kami dumadaan talaga. So makikita namin yan dyan. So yun. So yan. So maya na lang ulit guys. Bye bye. Pauwi na kami. So, ito yung daan namin. So, dito ulit kami dumaan sa ano, Colorado I-70. So, palitan kami kanina ng 6:30. So, ito yung daan namin. So, matinit-tinit pa siya kanina nung nagpalitan kami. So, hindi ko pa makakuha ng video. So, ngayon ako nagdaan. Kasi ngayon lang lumiwanag. So, ayan. Pauwi na. So, darating kami dito ng ano, Miyerkules na maganda. So umalis kami ng Saturday nung umaga. So dating kami ng Miyerkules na maganda. So usually umalis kami ng Friday nung morning, Martes kami ng Martes na madaling araw. Pag ano, pag dedicated yung takbo namin. Eh nagkataon niya hindi, wala kami dedicated. So ito. So ayun guys, tune in lang ha, tune in. Bundok nila sa ilalim itim yung lupa, pero sa ibabaw pula, pangklase rin yan. So yun, ganda ng bundok na yun, bundok na puro buhangin, walang puno. Papunta ako doon.
po dito guys, 80 miles per hour. Ang bilis ng truck na yun. Ganda niya nun, nasa gitna. Brown na yung ano. Brown naman, light brown. Kanina yung mga bundok red, ito light brown na. Elegant. So yung so ganda dito guys. So yan, pababa tayo, pababa. So ganda lang, takbo natin.
formation, oh. Postcard mo lang yung nakikita noon eh. Ayan, nakikita ko na ngayon. Personal. So, ayan. Good guys. Ganda siya guys. Paano ginawa yung kalsada rito eh. Diba? Pero talagang inanon nila eh. Buntok eh. Kasi kilid-kilid. Alam nga namang pinuutas nila lahat yan. Nakataas. Yung mga edge lang ba? Mga edges. Yun ang mga ginawa nila. So, yan. Nakita mo, yan. Yung mga edges niyan. Galing, no?
ginawa nito. Isipin nyo kung ilang taon to ginawa. Mga ganito. Tagal siguro nito ginawa. Alright guys. So ayun, nakalabas na tayo doon. Nakalabas na tayo doon. So eto na. Ganyan na yun pagkatapos. So isang mataas lang na bundok yun eh. So ayun, mamaya na lang ulit. Update ko kayo. Bye bye. Yung kabilang lane. I don't know why. Ano siya? Sarado siya. Siguro may ginagawa sila dyan. So, ayan na. Labas na tayo na tunnel. So, ganyan ang daan dito, guys. Ganda, no? Ba dun, may tunnel ba dun sa train yata yan. So tabi niya bundok, tapos yung daan niya dito, tapos sa tabi niya may ano, may tubig, ilog. Ayan o, ang daming nagpipishing dyan, ang daming nagpipishing fishing. So nagaano yata. Sabi ko lang kanina, maka-snow, ayan. Nag-snow. Pero dito lang to sa taas, malamang. Sa baba nito, okay to. Pagkalagpas ng tunnel, tapos pagpababa, okay na yan. Dito lang yan. Baka ano lang to, yung hinahangin lang yung
yung snow na nasa taas nung mga ano, bundok. Baka yun lang yun. So may update ko kayo guys. Bye bye. So ayan. Papasok na tayo ng tunnel. So nandito na tayo sa tunnel guys. So yan. So yun nga, itong pinakamahabang tunnel dito sa Denver, Colorado. It was built 1979. So yeah. So yan, haba nito guys. Ang luma na nito, tandaan na nito siguro. 1979 pa eh, ilang taon na to. Ano kayang ginagawa nilang maintenance dito, no? So yung takbo dito pala 50 lang, 50 miles per hour. So ayun. Pero yung mga kotse, ang bibilis ng mga kotse ay